Magandang magandang umaga sa ating mga brother. Welcome back na naman po sa aking YouTube channel. At syempre, ako na naman tumuli, si JR Moto Vlog. At ngayon, no, ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa pinakadelikadong problema po, no, sa ating mga motorsiklo, which is the overheating na tinatawag, no. So ano nga ba ngayon ang mga solusyon upang maalis po natin or ma-prevent po natin yung ganitong problema sa ating mga motorsiklo? Siyempre, no, bago ko simulan ng video na to, ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, hatid na rin po yung bell button, ganun na rin pong like button para updated po kayo sa lahat ng aking mga videos. Ayan, ang overheating po kasi is yan po yung very alarming sa ating mga motorsiklo. Kung kaya't kinakailangan agaran, no, yung solusyon dyan. So, kung hindi na po normal yung pag-iinit ng makina ninyo, is yan na po yung overheating na tinatawag, no. So, ayan, simulan na natin to. At ang unang-una dyan is yung tamang pagpili po natin ng gasolina, no? Yung kanyang octane rating. So, bali mga brother, no, nagbe-base po tayo kasi sa compression ratio sa pagpili natin ng gasolina natin, yung kanyang rating, no, yung kanyang level. So, sa mga matatas yung kanilang compression ratio, is sila po yung nangangailangan ng higher octane level. So, sa mga mabababa naman, is sila naman yung nangangailangan ng mababang octane level, no? So, sa mga ganitong motorsiklo, tulad nito, yung mga 125cc, 110, 115, so yan po yung mga nangangailangan ng mababang octane rating. So, sa mga tulad ng mga, siguro, mga 600cc, yung mga big bikes, no? So, sila naman yung nangangailangan ng matataas na octane level. So, bali mga brother, kung gusto nyo pong malaman yung inyong compression ratio ng mga motorsiklo ninyo, is nandyan po yan sa ating mga owner's manual. Tignan nyo na lamang po dyan, no? So, siguro sa mga motorsiklong ganito, no? Sa ating motorsiklo ngayon, itong CXRM 125FI, ang kanyang compression ratio po nyan is 9.3:1. So, ayan, mababa po yung kanyang compression ratio. Kung kaya at nangangailangan siya ng mababang octane level, no? Ngayon, magbibigay ako ng example, no, ng mga gasolina, yung mga rating nila. So, tulad ng regular, yung kulay green, sila po yung mabababa ng octane rating, no? I think nasa 91 octane yan. And then, yung mga matatas naman, yung premium, yung kulay red, 95 octane po yung mga yan. So, bali kasi, no, yung mas mataas yung kanilang octane rating, mas mahirap sunugin. So, vice versa lang, sa mga mababa naman yung octane rating is madali lang po sunugin. So, ayan. So, bali kasi mga brother, no, kung nagkamali po tayo ng pagpili ng gasolina sa ating mga motorsiklo, is pwedeng mangyari is yung tinatawag na pre-knocking or pre-detonation. So, alam ko na alam nyo yan, no? Yun po yung pagloloko or pagkakatok ng ating makina, no? Kung kaya't napaka-importante po na piliin po natin yung nararapat na gasolina sa ating mga motorsiklo. So, bali mga brother, may video po kasi ako dyan, no, sa tamang pagpili ng ating gasolina. So, ayan, lalagay ko na lamang po sa link. Panoorin nyo na lang po yan upang magkaroon po kayo ng knowledge sa pagpili ng gasolina ng inyong mga motorsiklo. Pangalawa mga brother is hindi po nakatono yung ating mga karburador. So, yan po yung posibleng rason kung bakit nag-overheat yung ating mga makina, no? So, yung mga ganyan is nasa lean mixture po sila, yung carburetor na ganyan, no? Yung kanilang air and fuel mixture. Wherein, mas marami po yung hangin kaysa sa gas. Kung kaya't, no, nagkakaroon ng overheating, wala na siyang nasasagap, no, na gasolina, puro na lang hangin. Kung kaya't, mahirap din siyang pandarin pag ganon. At pwede rin, no, magkaroon ng overheating na tinatawag natin ngayon. So yan mga brother, no, payo ko sa inyo, kapag ipapatono nyo po yung inyong mga carburetor is linisin na po natin or linisin po muna natin yung carburetor natin bago natin ipatono. So bale, may video rin ako dyan, no, kung paano natin makikita kung nasa lean, rich, or optimal yung ating mga carburetor. Ayan, lalagay ko na lamang po sa link, panoorin nyo na lamang po yan upang magkaroon kayo ng knowledge tungkol sa air and fuel mixture ng ating mga carburetor.
sunod natin mga brother is i-maintain po natin yung ating oil level, no? So tignan po natin, baka tuyo na po or wala nang langis yung ating mga makina, no? So check po natin, baka meron din pong leak sa ating parting makina kung kaya't natutuyuan po tayo ng langis. And then another thing mga brother is i-schedule po natin yung ating pag-change oil ng motorsiklo natin. Upang sa gayon is ma-maintain po natin, no, yung langis sa ating makina. Next tayo mga brad is yung ginamit nating spark plug sa ating motorsiklo, no, yung kanyang heat range, no. Baka masyado pong mainit yung napili nating spark plug para sa ating motorsiklo, no. So bali kasi mga brother, kapag masyadong mainit is pwede pong magkaroon, no, or pwedeng mangyari is yung knocking na tinatawag sa ating mga motorsiklo. And sunod natin mga brad, no, sa mga may cooling system yung mga motorsiklo nila, no. Kung may pera kayo, may budget kayo, is much better po kung i-upgrade ninyo yung cooling system ninyo, no. Dahil nga po, no, kung mas upgraded, syempre mas magiging maganda yung performance niya. At kung mas malaking radiator, syempre, no, is mas magiging maganda po yung temperature ng makina natin. At ang panghuli mga brad, no, is yung pag-adjust po natin ng ating compression ratio, no. Baka too much na po yung kanyang compression ratio niya. So dapat po mga brad is yung naaayon lang po or yung nababagay lang po na compression ratio yung para sa mga motorsiklo natin. Ayan. So yun lang naman mga brother, no, yung mga nalalaman ko upang maiwasan natin or matanggal natin yung tinatawag na overheating sa ating mga motorsiklo or sa ating makina, no. So depende na sa inyo na naman yan kung gagayahin nyo or susundin nyo po yung aking mga sinabi, dahil ang lahat naman ng mga sinasabi ko dito is nakakabuti po sa ating mga motorsiklo. Ayan mga brad, no, at dito ko na siguro tatapusin tong video na to, and sana po may nakuha na naman kayong knowledge or idea sa aking ginawang video ngayon. Kita-kits na naman tayo sa aking next video mga brad. God bless us all. Thank you again and bye-bye mga brad.